Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po, magsisirani po tayo. Sana panoorin niyo po ako. Sundan niyo po ako ngayon. Ito po, mag-start po tayo. Ngayon, ito, classic dudes po. Ang dami ko po ngayon ay serious. 3 years warranty po. Simple lang po ang pag-apply po ito. Apply po natin ang chemical. Ito po ay ceramic. Ito po tinatawag nilang nano ceramic. Mga hindi nakakaalam, ito po yung nano ceramic. Kailangan lang po sheet natin na maayos para pantay-pantay po siya. Opo kayo magtataka po kung bakit ako nag-iisa lang. Kasi dati sa unang vlog ko, pangalawang vlog ko, sa vlog ko, may kasama po ako. Sa kadahilanan kung hindi ko matalawa na isa yung bakit mula na yung part. Bago mo siya punasan, mga 8 seconds po ilangin ko bago nyo punasan ang tao. Ang ginagamit ko po na ceramic po ay serious po, serious. Ito po siya. Hindi ko po siya, hindi po siya, hindi ako nagpo-promote po sa hindi po siya sponsor po mga kabayan ha. Baba! My boy is not loud. Alright. You can hear my voice? Yeah, can you? Very nice.
Tumit baba. So, no, if I want to improve what is your make comments in that, okay? So, my next bump, I improve my base. No problem. Ngayon po mga kabayan, tapos na po sa kabilang side. Nilipat po tayo sa kabilang side. Dito po tayo. Diyan na po yan. Kita niyo ba po mga kabayan dito? Siguraduhin natin na walang mga alitabok na natitirap. Kasi kung dumidikit po yun, maging gaspang po ang resulta ng ginagawa mo po. Kaya, bago mo siya apply ng chemicals o ceramic, kailangan punasan mo muna siya. Siguraduhin na malinis po siya at walang alitabok. Ngayon, kailangan po kung mag-apply po kayo, isang oil lang siya. Baba, taas, tapos. Ganyan lang. Siguraduhin niyo po, matangin ang type siya para pagka-shield sa tinitay para hindi siya naging ano. Pantay-pantay po yun. Sikas po. Patuloy mo siya para ma-absorb po yung mga yung chemical na in-apply mo. Saka mo sana yung pupunas. Yes, po, ang pagpupunas po niyo, kasi may mga tawid po kasi na hindi pa rin parehas. May mga tawids na hindi na, may tahi sa gilid. Itong ginagamit ko po kasi wala po siyang tahi. Naka-design po talaga pang ceramic po yun. So, hindi mo siya magagasgas. Kasi may mga tendency kasi na yung tawid na ginagamit mo yun, yung threads na nakagasgas po ng body ng kasakyan po. Okay. Ingat lang po. Kasi minsan, hindi natin makikita. Pag natutuloy na yung ano, hina-apply mo, saka pa makikita yung ano. So, panibagong trabaho na lang po. Kasi hindi siya basa-basa. Pag nag-apply mo kayo ng ceramic, once na madry na po yun siya, bago mo siya parang magpa-process ka ulit. I-process mo siya ulit. I-process mo siya ulit. Kasi matigas na po yung ceramic. Tumitigas po siya. Kaya. Yan muna. May mga ceramic na ginagamit na madali lang siyang tanggalin. Kahit na paint paper lang. Yung pang ano lang. Pang maintenance lang na. Mawawala din siya. Pero itong ginagamit ko. Once na hindi mo siya mapunasan, may parting hindi mo siya mapunasan. Kahit anong gagawin mo, kailangan mo papalis mo talaga siya para maging lit, maging pantay, maging pantay ang result mo. Para kasi siyang colorless pag matigas, hindi mo siya basta-basta bakbakin. Ito naka-design talaga sa bali ng kasakyan ng mga pintura na pag tumigas siya, hindi naman sa katulad ng coco na pag kailangan na ano, ang tawag na yung pang-nil file ba tawag mo. Dito, ipapalis mo sa ulit, masinagawin din.
Ngayon, antay ka ng 8 seconds. After that, yan, pupunasan mo siya. Kung matatandaan niyo po guys, yung tinatanong po ako na isang kasama ko dati na kung paano ipaproseso ang nanoceramic, ito na po yun. Hindi ko lang nakuha na ng video yung magsintag yung MACPI po, yung tint. Kasi kahapon busy ako. Hindi ko ma... Ang dami yung nag-antay na sasakyan kaya hindi ko nakuha ng video. So, next time guys, actually meron pa naman akong meron pa naman akong tatlong nakapila na customer. So, doon ako kukuha ng video kapag hindi ako busy. Ayan guys. Sana guys, panoorin niyo ako sa susunod na video ko. Paalam!